Welcome to Pinoy Film Festival. For more movie uploads, click here to subscribe. Ng iyong matapat na alagad. At umaasa kami na sa pagdating ng daktang panahon, kami ay magkakaroon ng lakas ng katawan at buhay! Buhay na walang hanggan! Ang paglaganap ng droga, ang paglala ng krimen, ang kaguluhang nagaganap sa paligid ay isang manifestasyon ng nabubulok na lipunan. Ang lahat ng yan ay likha ng mga makabagong satanista na nais lamang guluhin at sakupin ang sandaigdigan. Ang layunin ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang mga problema ng buhay
at pananampalatayang Kristiyano na lumitaw sa iglesyang itinatag doon ni Pablo. Alam niyo, noong mga panahon yun, isang pangunahing lungsod na Griego ang Corinto, na siya rin punong lungsod na Akaya, isang lalawigang Roman. Ang naturang lungsod ay bantog sa maunlad na pakikipagkalakalan at kabiyasnan, palasak sa imoralidad at iba't ibang relisyon. Kinuha ni Jesus ang tinapay. Pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa mga alagad. Pagkatapos, sinabi niya, "Ito ang aking katawan. Kunin ninyo at kanin bilang pag-alaala sa akin." Madam, ano nakita mo? Ha? Parang meron akong nakitang hindi ko malaman kung ano yun eh. May kalabuan. Asan na ba tayo? Eh nga, madam. Hindi ba tinatanong ko nga sa inyo kung kinukupitan ako ng pera ng asawa ko? Ay, oo. Di ba paniit ng paniit yung perang iniintrega sa'yo? Ganun ang mga lalaki. Pag naglolo ko, pati sariling sweldo nila, kinukupitan. Sabi ko na nga, tama ang kutob ko eh. Cheat, di ba? Oo. Eh, madan, wala sisi ng asawa ko. Nakikita mo ba yung itsura? Ano ba siya, mas maganda ba? Mas bata? Mas sexy? Yung mga ganun. Oo, may mas maganda. Tsaka, may breeding. Yung malinis, gano'n. Nasabi ko na nga ba, nandito ka na naman eh. Pag hindi ka tumigil sa katarantaduhan mo, talaga magkakaiwalay tayo! Oh, kita mo na. Tama nga ang ulang sa akin ni Madam Paula. Iwalayan mo ako kasi may kabit ka. Mas pinaniniwalaan pa yung peke mga hula niya kesa sa akin. Excuse me, hindi ako peke. Nulat ng hula ko. Totoo! Okay, men. Move in. Muli! Rito! Wala na naman! Ano ba? Sabi na mahuhula
ako gila. Uy! Sige na! Saan mo pinawala? Pag-aralan muna natin ang background ng pare kita. May mga pare kasi na-involve sa leftist movement. Yung iba naman, nakakalaban mga politiko dahil sa pagkatanggulan sa mga tao. Sir, posible rin kalaban na si Bahan ang bumanat sa pare. Pag-aralan natin lahat ng angulo. Sir, ito po yung markings ng bangkay ni Padre Del Castillo. Mabuti pa, isigyon nyo na lahat ng witnesses for questioning. Thank you.
ikaw mo eh. Ay, bakit ka ba nagtitili? Yan, yan. Yan ang langita mo sa kainom ng kape. Nerviosa! Hindi ka na! Makatulog na tayo. Antok na ako. Hello? Hello, Dad. Kamusta ka nandiyan? Anak! Okay lang ako. Kayo nang mami mo. Kamusta dyan? Okay din, Dad. I have some good news and some bad news for you. Ang gusto mo nahin ko? Siyempre, yung good news. The good news is, I'm on the top 3 of my class. And I'm sure by the end of the year, I will be number 1. I'm happy for you, son. Pagbutihan mo lang lalo. Huwag kang babarkada at umiwas ka sa mga trouble para wala kang problema dyan. Eh, ano naman yung bad news? Dad, mag-asawan si Mami. Hello? Hello, Dad? Are you still there? Dad? Hello, Dad? Hello, Dad? Ah, oh. Don't worry, Dad. You will find someone who's gonna love you more. Mom did. Take care, Dad. Bye. Bye.
Hindi ko complain ba ako? Natural. Busy ako eh. Kailangan ka ron. Wala mo nagawang kalokohan. Pati no ako. At responsable yung pati ni pamilya. Eh nilasin mo lang isip na misis ko eh. Ang totoo niya, Peggy ka! Eh bakit ako sinisisi mo? Kasalanan ko ba kung mahuli ka ng asawa mo sa mga pinaggagawa mong katarantaduhan? Talaga mong Peggy ka eh. Pati mo naman si Sir, kukulain mo ba? Oh, mas Peggy, mukha mo, no? Tigilan mo ako, no? Peggy, yung Peggy. Magtigil nga kayong dalawa. Tama na. Sandali. Parang may nakikita ako eh. Parang merong kikilapin. Saan? Sandali, babae siya eh. Dito lang. Ha? Oh. Ha? Ha? Saan? Nasaan ba? Nakikita ko ba? Sandali. Bodyguard ko yan. Gusto itanan itong gagong to. Yeah. Totoo ba sinasabi ni Congressman? Opo. Daddy, I'm sorry. Ikaw, nasaktan ka. Magre-reklamo ka ba? Hindi ho. Sorry na rin, Daddy. Daddy? Tapal ng mukha mo, ha? Sino may sabi sa'yo tinatanggap kita? I'll see you in court. And you're coming home with me. Officers, pasensya na rin sa nangyari. Sorry, ha? Okay lang. Come on. Sorry, Ayan, Philip, Dad. Palpak ka. Sige, sakay. Palpak talaga. Uy! Oh, talo! Oh, yung babae. Eh, itong mga kasi. Bakit pinayarin mo? Huwag ka sa akin. Masyadong mamansahan. Baka makainita ka na Human Rights Commission. Ha! Si Sir pa, kontrol mo ba ako yung parang hindi salbit siya dating eh. Papatay mo ba ako, boss? Depende. Bakit mo gusto patayin mo ba eh? Ha? Pinalayas kasi ako ng misis ko eh. Dahil kasi, naniwala siya sa sinabi ng peking banghula na yun na may kambit ako. Bakit wala ba? Boss, wala naman eh. Ito ko bang itsura nito? Magkakaroon ako ng kape? Wala, boss! Wala! Baka gusto mo paduyan kita! Ano? Meron ba ako wala? Huwag ko, boss! Huwag, boss! Ano? Meron ba ako wala? Meron, boss! Meron pala eh! Eh, bakit pinagdidis kita na may mahuhula? Ha! Sir, tuluyan nyo na yan! Kami nang bahala maglibing dyan! Di ba, tol? Boss! Pangako, boss. Hindi ko na po ulitin to, boss. Dahil lamang sa sobrang pamamahal ko sa asawa ko. Tigilan mo na yung kagaguhan mo ngayon. Mas malaki problema ko kaysa sa'yo. Baka hindi mo alam. Attempted murder ang kaso mo. Kapag nagreklamo yung babae, sigurado ko, kulong ka. Boss, sorry po, boss. Nangangako ko, hindi na po kulit. Hindi na po kulit, boss. Sa dinami-dami ng pulis, yung running yon na nakadali sa'yo. Aba, Pops, hindi masamang sinyalis yan. Palagay ko, dumating na ang swerte mo. La, eh, paano mo kayo magkakatuluyan ng pulis na yon? Eh, para sa akin, antibiotic yung running rusts na yan. Siya, tira na. Ay, ha, ha, ha.
Hindi mo na itatanong, ha? Kanyang kayo din kami nang nasira ang lolo. Ang kaibahan nga lamang. Masyado siyang nabastusan sa akin. Ibig niyo sabihin, kayo nang ligaw kay lolo? Eh, paano nga ito, Ape? Ganito ang sila. Sabi mo, ng aking kaibigan. Tapos? Tapos? Eh, ayun nga, torpe nga kasi yan po. Ay, ha, ang ginawa ko, ha? Tinakma ko yung puntilyo. Tapos, huwagi! Siyempre, agahan mo ha. Huwag dala kang madalang yung bala. Yes, sir. Kumusta schooling, Greg? Ayos na. Graduate na ako. Sunod niyan. Promotion na. Salamat, sir. Kumusta yung kaso ni Chavez? Sir, hinihintay ko pa yung lab report para makompleto ko na. Ah, hi Sir Pogi. Pwede ko po ba kayong makausap for a while? Miss Ula, bakit mo naman kami tinakasan? Sana napablatan na natin yung lalaking gustong pumatay sa'yo. Sorry ah, kasi natatakot akong maskandalo eh. Kaya iniwanan ko na lang kayo. Skandalo? Ano ba talaga kailangan kayo, sir? Sabi ko, gusto lang niya. Maging ka-textmate, sir. Excuse me, no? Nagpunta ako dito para i-report ko sa inyo na meron pang susunod na papatayin mga pastor, pare, ministro, ng iba't ibang sekta, at mga pulis! Ha? Ganun ka nagagaling manghula ngayon? Hindi hula yun. Yun ang tinatawag na clairvoyance. Yung meron akong mga vision sa mga mangyayari sa future. Yung damdam ako, actually meron nga akong nakita na meron daw isa sa inyong mga pulis ang papatayin sa harap ng simbahan. Miss Ula, malabong mangyari sa amin yun. Dahil itong mga kasama ko, hindi nagsisimba. Kaya mabuti pa. Busy ko eh. Iba lang hulaan mo. Ganon. Huh? Ang lupit nyo naman, sir. Excuse me, no? Pwes, kung ayaw nyo maniwala sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Pablo, ba't wala pa? Sir, tumawag kanina eh. Mag-alap ko sa sabi niyang Diviona. Pero pagkatapos, susunod daw dito. Haluda ko sir, hindi na darating yun. At tumang si Diola eh. Malamang itutuloy na sa ano yun, biglang liko. 5-5 na naman. Mari, sandali, kukunin ko lang regalo ko sa kotse, ha? Ha? Bakit, Mari, hindi ba kayo sasama sa reception? Hindi na, Mari. May lakad pa kami ng Mari, Diola mo eh. May firing kami. Ganun ba? Sandali pare, ha? Maganda talaga ng kumari ko. Wala pa ako. Bless na lang si Nino. Bless na sila sa loob!
Hello? Sir, siya pable. Nawa 00. Ano? Saan? Ano ba nangyari? Ha? Biglaan po, sir. May kinuha lang ako sa kotse. Balik ko pala siya, family. Yung mga suspect, may nakilala ko ba? Di ko sila namukhaan, sir, eh. Pero sabi ko nung mga nakakita, meron daw yung dalawang naka-abit yung kulay brown. Nasalubong ko pa nga sila eh. Kala ko mga pari sila dun sa simbahan. Sir, sorry. Wala ko nagawa eh. Sorry, sarili mo. Wala kang makasalanan eh. Pambihira naman kayo. Ano man ang gagawin natin sa mga ulang mo? Ano naman kayo, nagpapaniwala dyan? Sige na, sir! Ikal, nandito na rin lang tayo eh. Wala namang mawawala sa atin, sir. Dali, wait! Okay, sige, pasok. Upo kayo. Mulang-galang na lang, CCR lang ako, ah. Excuse me. Paula, nagkatotoo hula mo. Napatay isang kasamahan namin kahapon. Binaril sa harap ng simbahan, diba? Paano mo nalaman na magkakaganon? May nag-tip ba sa'yo? O baka naman narinig mo nung pinagpaplanuhan si Apable? Teka lang, Mamang Pogi. Kung hindi kayo naniniwala sa mga visions ko, mabuti pa, umalis na lang kayo. Esensya ka na, Paula. Naniniwala naman kami sa mga hula mo eh. Excuse me, hindi yun hula. Vision ko yun na nangyayari. Yun ang tinatawag na ESP. Basta, bigla na lang pumapasok siya sa akin. Hindi ko alam kung paano o kung bakit. Basta talagang nandun eh. Nakikita ko. Hindi ko alam kung paano. Para ka palang babaeng version ni Nostradamus, ano? Ah, ganon. Alam niyo kayo, Nostradamus pang tingin niyo sa akin ngayon, ha? Pagkatapos ko mag-exert ng extra effort para warningan kayo, eto pa mapapala ko sa inyo. Mama, ang hula ko may bayad. Pero, tiniway ko na nga yung dating punta ko sa inyo, eh. O ngayon, libre na naman to, walang bayad. Marami pang susunod na papatayin. Kaya mag-iingat kayo.
to. Oy, like nyo, ha? Iluhan! Like ka na! Pinaghati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ay winika niya ang ganito. Ito ang aking katawan. Kunin niyo ito at kanin bilang pag-alaala sa akin. Ang development ng investigasyon niyo? Sir, mention ang tama. Tulad naman ng kaso, pababa ang tama ng bala. But more or less, 30 degrees ang angle from the point of entry to the point of exit. Sir, duda na ako eh. Iisa ang pattern sa pagpatay sa mga pare. Mabuti pa, mag-code 2 kayo sa perimeter. Kausapin yung mga may-ari ng bahay. Baka may nalalaman sila. Siya yung bagong psychiatrist na natutulong sa atin sa kaso. Si Inspector Randy Poisson. Sir, Dok, ano sa palagay nyo? Meron kasing psychic na nagsabi sa amin na na-vision yung mga pangyayaring ito. Ayoko sana maniwala pero nakakatotoo yung mga sinabi niya. Well, there's nothing new with that. Sa States, matagal na ginagamit sa psychic para masolve ang krimen. Makalala mo sa akin. Mali mo, matulungan tayo. Sige, Dok. Subo ko. Bye. Paula, magandang hapon sa'yo. May sasabi lang sa'yo, sir. Eh, gusto sa harap pa yung kita yun, ikaw pwede? Pogi. Ah! Sisian lang ako. Ah! Po kayo! Excuse me. Salamat sa'yo. Maganda naman pala eh. Sir, baka pwede. Yes! Sinasabi mo lang ako may gusto sa akin yung token yun. Gosh, ma-leveling na yun ah! Sinirain niya ako lumabas. Tapos nakakain kami. Tapos liligawan niya ako doon. Tapos may kami ng sine. Gosh! Yeah, di ba leveling? Talaga? Sa akin niya ako. Ganda. Kailan todo to. Hi! I'm back! Ready na ako. Uy! Sige, basta ha. Sandali lang tayo ha. Tsaka gusto ko sa Thai restaurant kasi alam niyo na mahilig ako sa maanghang. Tsaka sabi ng lola ko, pampaano daw yun eh. Pampain? Pampalakas kumain! Sorry. Teka. Clinton, pakisabi naman kay Paula kung ano talaga yung kailangan natin sa kanya. Paula, hindi pa kayo magde-date ngayon, sir. Gusto ko lang niya isama sa psychiatrist. Psychiatrist?
Anong palagay niyo sa akin? Baliw? Hoy, mga walang niya kayo, lumabas kayo dito. Layas! Sandali, Paola. Huwag ka muna magalit. Hindi ka naman namin isasama para ipagamot eh. Gusto ka lang makilala ni Dr. Franco para mapag-usapan yung nakikita mong vision. Baka kasi makatulong ka sa mga kasong nangyayaring patayan eh. Ayoko! Paola, sumama ka na naman oh. No! Paola. Pwede ba? Please. Okay. Good afternoon, Madam Paola. Naku! Sinabi ko na sa'yo, huwag mong bubuloyin si Paola. Anong ginagawa mo rito? Meron kang bibigay sa akin na galo? Bakit? Eh, di ba gusto mo nga akong patayin? Ay, wait. Excuse me, ha? Easy lang. Asawa ko ito, eh, ha? Sandali. Hindi siya man darambong. Kasi po kaya kami nandito para lang po magpasalamat sa iyo, Madam Paola. Kasi po, dahil nga doon sa gulong pangyayari, yun, nagkaintindihan ulit kami, nagkaunawaan kami. Salamat po. Nagpapasalamat nga pala ako kay Sir. Kundi dahil sa kanyang mga pangaral, hindi ko nalaman yung pagkakamali ko. Doc, good afternoon. Hey, good afternoon. Si Paola yung mamuhulan sinasabi ko, si Dr. Franco. Hi. Hello. Good afternoon, Doc. Have a seat. Abuti naman at nagbigyan mo kami, Paola. Konting tanong lang naman to eh. Dok, baka kung anong tanong yan, ha? Huwag ka maglala. Lahat ng pag-uusapan natin eh, may confidentiality. Dok, confidential pala pag-uusapan nyo eh. Tutuloy na kami. Sir, meron pa ako kami papalo ni Jerry. Dok, doon muna ako sa labas. No, Randy, you can stay. Thank you. Okay. Paola, relax ka lang. Gusto ko lang malaman kung bakit at kailan nangyayari ang mga visions mo. Ha? Hindi ko alam eh. Ewan ko, basta bigla na nang dumadating sa akin eh. Pwede ba describe sa akin ang mga visions mo? Tulad ng yung identity ng killer. Hindi klaro yung mga nakikita kong images. Basta na-vision ko lang, may mangyayaring krimen. Pero, hindi malinaw yung mga itsura na pumapatay. May exercises ako para ma-develop yung pagiging clairvoyant mo. Gusto mo, umpisa natin. Ang sakit ng tiyang ko. Gusto mo ng gamot? Meron akong gamot dyan. Hindi na, Dok. Ibang sakit to eh. Dok, I have. You have? Anong you have? First day ko. Ang sakit nga. Baka naman pwedeng mauna na ako. Dok, paano? Sige. Reschedule na natin yung session niya. Kung kailan siya available. Thank you, Doc, ha? Okay. Baka naman first impression mo lang yun. Basta. Mahirap ipaniwanag, pero malakas talaga yung vibration ko na hindi gagawa ng mabuti yung doktor na yun. Mukha naman mabait si Dr. Franco, eh. Alam mo, tanggalin mo sa isip ko. Kakampi natin yun, eh. Alam mo, buti ka pa, no? Ibang-iba ka talaga sa mga lalaking na kilala ko. For more movie uploads, click here to subscribe. Bola. At, yun nga lang, ang hirap mong basahin. Manghuhula ka naman, di ba? Hulaan mo na lang ako. Sige, aminin kamay mo.
Okay lang kahit nag-drive ka? Okay lang. October 7. Libra ka pala! Indigo ang kulay ng aura mo. Yung ibig sabihin nun, ikaw ay responsabling tao. Mabait ka, maalalahanin, mabait tao, at dapat kong makapagkibigan at higit sa lahat. Matindi ka. Right? Kaya lang parang hirap kang i-express yung feelings mo eh. At hindi ka yayaman kasi ikaw siya sa mga material na bagay. At yun ang dahilan kung bakit ka iniwan ng asawa mo. Kaya nga takot ka na magmahal eh. Natatakot kang masaktan ulit kasi nasaktan ka na. Galing mo palang pagbasa ng chorus ko. Galing ka. Pero isang tanong na lang. Makakapag-asawa pa ba ako? Magmamahal ko ulit at mamahalin ka niya na hindi pa sa pagmamahal ko sa kanya. At gagawin niya lahat para mahalin mo lang siya. Kahit nga ligawan ka niya. Swerte ko naman pala. Pero isa pa akong tanong. Huli na ito. Kaya lang baka malaswang. Ano ko yan? Tatanong mo sa akin kung virgin pa ako. Virgin pa ako. Virgin ang virgin pa. Hindi naman yung tatanong ko eh. Panghuhula ako, no? Alam ko kung ano yung mga nasa isip yung mga lalaki. Ano ba? Japat ka! Japat ka sa buhas ko, Randy. Ginakarantihan ko sa'yo. Certified virgin ako po ko. Oo na, ano ba? Nakakahiya naman kay Randy. Kujahe ka ba eh. Nakakandaihi ka rin naman dito kay Pogi. Sigihan mo na. Nang ako naman ay mabigyan mo ng apo sa tuhod. Eh, sa totoo naman, hindi ba? Eh, kahit naman nabubuhay ang kapatid mo, eh, hindi rin naman ako mabibigyan ng ako dahil nagmadre. Wala na pala tayo, may naman. Excuse me, ha? Andali. Pasensya ka na sa Lola Apples ko, ha? Mahilig talaga magbiro yun. Okay lang. Masayang kausap ang Lola Apples mo, eh. Yung madre na sa litrato, kapatid mo pala yan? Oo, yan yung Ate Elena ko. Nakita ko siya bago pa siya pumasok sa kumbento eh. Tapos nabalitaan na lang namin na nawala siya. At nung matagpuan siya, patay na. Nisaksak nga siya sa dibdib at nadidecompose yung katawan niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung sinong pumatay sa kanya. Unsolved case pala ang pagkamatay ng ate mo. Oh, ito, Pogi! Kamusta kayo? Ang tayo, magkailihan ang pagsisikahan. Ano? Alam ko, nakakaya naman, no? Pinakainan niyo ako. Pinainu pa niyo ako ngayon. Huwag ka ng madyahe. Masasaambat. Bakit ka? Apo na rin kita. Ha? O, hala. Tos! Ano lang? Thank you.
sa kanya. Ah, si Paula. Okay lang. Mabait naman pala eh. Pero, sigat na yung nangyari sa pamilya nila. Yung kapatid niya, pinatay. At hanggang ngayon, unsolved pa rin. Pero sir, ba na yan ha? Concern ka na ngayon. Ilang yun? Paula ng tawag niya. Iba. Talaga. Hindi naman yan matumang kahulugan eh. Naawa lang sa tao kung tulungan para ma-solve yung kaso ng kapatid niya. Mga pare ko, bagay naman sila ni sir eh. Diba, Viola? Kayo, sir, ha? Halo, 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 halo. Sir. Paolo, sir. Sir, sir. Oh, napasugod ka. Randy, may dumating sa bahay mga armadong lalaki. Kapangit nila. Nakakatakot nila yung suna para mga demonyo. Totoo yun. Kung satanista. Kurado mo kayo dyan? Totoo yan. Kung hindi nila lamang nakatakot kami kung ginapatay. Pasensya na kayo rito, ha? Medyo nag-iisa ako rito, kaya sobrang gulo. Ay, dali ah. Baka naman masyado na kaming pabigat sa'yo, Randy. Mabuti pa umuwi na lang tayo, Lola. Ito naman. Yung ibang tao nga, natutulungan ko eh. Tayo pa. Saka itong bahay ko ito, ito rin yung parang... Itong bahay din mo. Pag ka na nga nang mahiya, Paula. Eh, baba na Randy, ha? Ikaw lang bahala dito sa apo ko, ano? Pag bumigay, sa'yo. Pag pumalag, eh, sigurado ko naman hindi papalag ito dahil patay na patay sa'yo. Patay na tay. Ay, Lola, nasin kaya tay? Si Lola. Saka muntik na tayo mamatay, nakukuha niyo po magbiro. Asya. Alam, biro talaga si Lola eh. Asya, inaantok na ako. Ay, diyan muna kayo, ha? Sige po. Ha? Oo. Lola! Lola, sila niya si Lola. Wala.
Paula. Fingerprints dito sa bedpost. Isa doon sa front doorknob at sa bathroom doorknob. Puro peta lang tama nito. Tatlo sa tagiliran, isa sa kilikili, tatlo sa braso. Pare, 2 cigarette butts with lipstick. Specimen ng buhok galing sa banyo. Sir! Ah, sir, siya nga pala yung rumbo yung nakadiscover sa bangkay ni Greg at siya rin yung nakakita sa suspect. Sir, nakuha na namin lahat ng possible physical evidence for laboratory test. I want the results immediately. Anong itsura ng mata? Singkit ba? Malapad ba? Yan. Yung ilong? Yan. Malaki yung bibig nun, o mag-face. Yan, tama lang. Yung panga. Yan. Yung buhok, mahaba ba? Maikli? Yan. Ito ba? Yan nga, sir. Yan yung inakit akong babaan sa ano, sa butay. Ano po yun? Mapulis kami. Nandiyan ba si Viola? Eh, wala po si ate. Bakit mo? Search warrant ako. Buksan mo to. Bilhin mo ni ate sa akin. Huwag ang upasok ng hindi ko kilala. Anong gusto mo? Gibain ko to o papapasukin mo kami? Buksan mo! Thank you.
walang-walang gumagamit itong lugar natin eh. Siguro lang naman tayo. Malakas ang kutob ko. Remnant ang grupo ni Remo may gagawa ng lahat ng gulo. Naguguluhan ako, sir. Malinis yung lugar ni Remo. Pero malakas pa rin yung vibration ko naman. Grupo na satanista ang gumagawa ng gulong to eh. Pare, iba naman ikaw nakikivibration. Patay na si Remo. Wala lang leader yung mga satanista. Kaya hindi na sila pwede manggulo. Malay mo ko ng eleksyon. Nagbalik na din ni Remo. Di ba? O kaya, binuhay ulit ni Satanas si Remo. Pwede rin nagpaklon. Pare, may international organization yung grupo ng mga Satanista. Marami silang member na milyonaryo. Kaya malaki funding ng mga yan. Pwede. May point ka. Sa bagay, pati nga sa Viola, na-recruit nila. Sir, ano ba na rin? Pinag-aralan ko yung mga nangyari. Kinunan na si Apable. Kinunod si Greg. Muntik na si Arthur. Inisa-isa tayo eh. Ang deduction ko, iisa rin grupo kalaban natin. Sir. Sir, watch. Paano mo? Hello? Randy, si Melissa to. Ibabalita ko lang sana sa'yo na ikakasal na ako. Ah, alam ko na naman yun eh. Ay, tawag na sa akin ang anak mo. At tumawag din ako dahil gusto ko na makapagsimula ka ng sariling buhay. Salamat naman. O sige, good luck na lang sa wedding mo. Ex-wife mo, no? Hindi naman
sa nakikialam ako, huwag mo sanang mamasamain. Pero, Randy, hanggat hindi ka natutong magpatawad at makalimot, hindi gagaang ang loob mo. Eh, tulad nga nung nangyari sa ate ko, hanggang ngayon, unsolved case pa rin. Pero, maluwag na namin tinanggap ni Lola ang pagkawala niya. Paula? Paula? Merong papatay yung pastor. Si Pastor Villegas naman dalong yun. Do you believe that God is alive? Yeah! Hindi ko marinig. Paano tayo marinig ng ating Panginoon? Do you believe that God is alive? Yeah! Sisters, tayo ay tumayo. Papurihan natin siya at tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, ikaw ang pinakadakilang manggagamot. Sa ngala ng iyong anak na si Jesus, ay hiniling namin sa iyo na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Igawad mo sa amin ang iyong kapangyarihan upang mabigyan ng lunas ang aming mga kapatid na may iba't ibang mga kapansanan. Amen! Hallelujah! Brothers and sisters, ngayon ay inaanyayahan ko ang lahat ng mga may karamdaman. Kayo ay magpunta sa akin at tanggapin natin ang dakilang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon! Tanggapin ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Maniwala tayo sa Kanya. Do you believe in God? Do you believe in God? For more movie uploads, click here to subscribe. Hindi ko nga alam kung paano ko magaganti ng utang na loob sa'yo. Okay lang yun. Ako nga nahihiya sa'yo kasi pinatira mo kami ni Lola dito sa bahay mo. Kaya naisip ko tuloy, uuwi na lang kami bukas. Total, wala na naman problema, di ba? Okay lang naman. Nag-iisa lang naman ako rito eh. Mauna na ako. Paula?
pa akong nararamdaman. Kama kailan, hinutuban, kakaiba, babali na nga ba, ginagayuma ba niya? Kula ko, nahuli niya ang puso ko. Kahit pilit kong itago, ay napapansin ng iba ang kilig at taranta ng lihim kong darama. Paano ko to pipigilin? Ba't ako'y kayang hulihin? Mahuhulaan niya na tayo ko siya. Good job. Oh, Bryson. Ano yan, sir? Ituloy na kasalan niyo ni Paula. Mas apurado pa kayo sa akin. Laps ka lang namin, sir. Saka gusto lang namin makita na sila ka, di ba? Tama yun, sir. Hanggat maaga, parang makarami. Ito ba yun? Yes. Oo nga, sir. Malamig ang panahon yun. Very inviting ang red and pink. Mirit ka na naman. Tumirado ka na naman. Mali. Sorry, sir. Mismo, sila mo na, sila mo na si sir. Paano naman mga tinatong mga namin? Alam nyo kanina pa kayo eh, puro kayo biro eh. Bak, mahirap naman yata yun, ano na ako gusto ko, tapos siya hindi niya pala feel. Eh, ayoko no, tsaka hindi naman yata seryoso yung sir nyo eh. Ha? Sir? Hindi na ba yung serious? Hindi. Yung ganda mo yan, hindi serious. Eh kasi naman yung bigla mo na lang ako kinis sa bayhan. Bago. Hindi naman sinabi na love mo ko. Man of action siya si sir. Dance puro naman ito. Pero tapak at masarap at mahal. Di ba, sir? Sir! Hindi naman. Hindi. Totoo yung sinasabi na talaga. Oh, eh, basta no. Mahirap na yung mga ganyan. Eh, kailangan sabihin mo, no, kung love mo ko. Eh, ako nga eh. Talagang I can tell the whole world na love kita. Gusto mo harap ako pa sasabihin na. Tama ka na! Ikaw naman. Ganun na nga yun. Tagal mo sabihin eh. Oh, harapin lang! Wow! Ano yan? Tuloy na kasala, sir! Kamay kami! Maraming salamat, Kumita. Malaking bagay sa amin ang presence mo. Natutulungan mo kami mag-analyze ng mga pangyayari. No problem, Chief. I'm just doing my job. Basta ako kailangan ng tulong ko. I'm here. Thank you, sir. Kung all like nyo, ha? Mag-like ka na! Yeah, okay. Maalala kayo. Natuwa ko ito at may nadidinig pa akong kasalan. Eh, sir, puro urto mga sigurado ako ito. Inaano kami na magpakasalan ako kami ni Paula. Oh, inudyok kayo, inudyok ka eh. Kanina pa. Hindi naman masama eh. Tukal, anag ka na. Oh, ibinata ka na ulit. Eh, talaga naman itong si Paula. Ninong ako, ha? Eh, sir, pero... Ikaw, talaga ba talaga? Doon ako kasama. Sure ako, no? Sir, ninong kayo, ha? Yeah. Pero, i-assure nyo naman ako na hindi mag-chicks to, no? Hirap siya. Sir, paano naman ang makakanchick? Eh, pinaplano ko pa lang. Nahuhulaan na kaagad. Ikaw ka. Ba't ayaw mo mo noon? Hindi. Kayo na lang ako. Yes? Pare? Saan? Okay. Bakit ito, sir? Tumawag ang station 2. Meron na namang paring pinatay. Okay.
ka, pero bakit may naman kayo na naman pari? No comment. No comment. Pero sir, hindi kaya lang kamali lang kahit ang pinatay, kumikilos pa rin ang mga sandalista. Look guys, we admit that this is our responsibility. Pero kung patuloy na magsasawalang kibo at mananahimik ang mga mamamayan, patuloy ding lalaganap ang krimen at patuloy na mananalasa ang mga satanista. Sir, what about the psychic? Hindi ba niyo na-predict yung mga bagong insidente ng pagpatay? Excuse me. Marami pa akong trabaho. Thank you. Thank you. Sir, ang sir, wala po kayong ngiti, sir. Back to square one naman tayo, sir. Alam mo, iba ang figuro yung nadali natin. Kumbungan natin. Andi. Yeah. Dalhin mo ulit si Paula kay Dr. Franco. May gagawin din siyang paraan para ma-identify na ni Paula kung sino yung killer na yan na nagpapasakit ang ulo natin. Yes, sir. I'm sorry. Dali mo na ako sa kahit kaninong doktor. Huwag lang doon. Wala ako talagang tiwala doon sa Dr. Franco na yun. Eh, wala namang masama mangyayari sa'yo. Isa sa ilalim ka lang yan sa hypnotismo. Pero, nakabantay naman ako sa'yo. Lalong ayoko. Pagpasensahan mo na ako, pero hindi talaga ako sasama sa'yo doon. Paula, sandali. No, no, no. Now, Paula, balikan mo ang mga visions na nakikita mo. Isipin mo mabuti. Now, Paula, tell me, anong nakikita mo? Tell me, Paula, anong nakikita mo? Paula, concentrate. Tell me, anong itsura ng mga kriminal? Concentrate, Paula. Sabihin mo sa akin. Anong nakikita mo? Concentrate, Paula. Concentrate. Now, Paula. Tell me. Anong nakikita? Clinton, sir, ipa-background check niyo sa Dr. Franco at paki-enhance sa computer yung video na nakita niya. Yes, sir. Yes, sir. Sir, lumalabas na anak siya ni Remo Torres, yung leader ng satanista na napatay natin. Ang pinili ng inaki namin. At yung image na prominent sa mga vision ni Paula. Tsaka na magugulat kayo, sir.
Paula! Si Paula! Diyos ko! Ano mangyari kay Paula? Si Paula! Umalis lang ako sandali. Pagbalik ko, ganito na sa gulo pa. At wala yung magpupo. Hanapin mo siya. Baka kung ano na nangyari sa pupo. Diyos ko! Diyos ko! Huwag mo niya pa yung dulo na wala yung magpupo. Yun, oh, Diyos ko! Yanti! Mama ka kay Paula! Baka kung ano na ginawa nila kay Paula! Pagsitayo na kayo. For more movie uploads, click here to subscribe. Magsisimula na tayo. Ng bereng ito ang magiging alay natin sa Panginoong Lucifer. Tapos na ang kaibangan ng kanilang Diyos at tayo mga Antikristo ang maghahari sa mundo. Thank you.
Dag ko na rin po siya. Barga! Mangyari! Sir! Dag ko na rin po siya.
Akala ko nagbibiro ka lang. Totoo pa lang virgin ka. Kanina yon, hindi na ngayon. Makuha mo na yung gusto mo sa akin eh. Wala namang problema ron eh. Pakakasal naman tayo, di ba? Iba kong nararamdaman. Tama kailan inutupan. Kakaiba, nababali na nga ba? Inagayuma ba niya? Hula ko, nahuli niya ang puso ko. Kahit pilit kong itago ay napapansin ng iba ang kilig at taranta ng lihim kong darama. Paano ko to pipigilin? Mata ko'y kayang hulihin. Mahuhulaan niya na tayo ko siya. Sana'y di ba niya ang lalamig, ang hinihinig, humihintig. Ito ba yung makaba? Maiiwasan pa ba? Wali ko, nahuli niya ang puso ko. Kahit pinit kong itago ay napapansin ng iba.